Matapos magpamalas ni Señor Patricio ng kakaibang kakayanan, umatras muna ang aswang nagabunan. Pumasok kami sa loob ng bahay, nagkwentuhan kami at inalam ko ang patungkol sa kanya kung paano siya tinatawag na albularyo ng gubat. Heto, Commander, ang gustong gusto ko, yung may mga nakukuha akong detalye sa mga hindi basta-basta tao. Iho, halika muna. Pumasok tayo sa loob. Sige po. Señor Patricio, paano ho ba kayo naging isang albularyo ng gubat? Parang kakaiba po yata ang pagkatao po ninyo. Ganito yon, iho. Dito na ako lumaki sa gubat. Hindi ko nga alam kung sino ang aking mga magulang. Alam mo ba na ang nagpalaki sa akin ay mga engkanto? Po? Oo, tama ka nang narinig, iho. Engkanto ang nagpalaki sa akin. Sila ang nagbigay sa akin ng buhay. Sila ang nagturo sa akin kung paano mamuhay sa gitna ng kagubatan. Sila ang nagpamana sa akin ng kakayanan. Sila ang nagturo sa akin kung paano makipagkaibigan sa mga nakatira dito sa kagubatan. Ganun po ba eh? Paano nyo po napagtagumpayan yun? Sa tulong ng ama. Opo, naiintindihan ko po, pero paano? Tsaka paano niyo po siya naging apo? Ibig sabihin po ba, nagkaanak po kayo? Siya nga pala, iho. Siya ang apo kong si Sedin. Ang katunayan nga niyan, hindi ko siya apo. Tinatawag ko lang din siya na apo. At ang katunayan nga rin niyan, parehas kaming dalawa. Ang kaibahan, ako ay natagpuan ng mga engkanto rito sa gubat. Ang apo ko na si Sedin, ako ang nakatagpo sa kanya. Mula nang dumating siya sa buhay ko, sinasabi sa akin ng mga engkanto rito na siya ang pamamanahan ko ng aking kakayanan. Ang ganda naman po ng istorya niyo, pero paano? Ano bang ibig mong sabihin, ha? Ibig ko pong sabihin, paano niyo po naging kalaban yung mga aswang po na yun? Ang katunayan niyan, Owen. Sandali lang po. Ang tunay ko pong pangalan ay hindi Owen. Bakit? Anong ibig mong sabihin? Hindi po Owen ang tunay kong pangalan, Noel po. Ganun ba? Wala namang problema sa pagbabago ng pangalan, iho. Señor Patricio, ulitin ko po yung tanong ko, paano po naging kalaban nyo yung mga aswang na yun? Alam mo, iho, dito sa kagubatan na ito, hindi lang yung mga aswang na yun ang nakalaban ko. Marami pang iba. Alam mo ba na hindi lahat ng nakatira dito sa kagubatan ay napapasunod ko? Meron ding mga kapring hindi sumusunod at matitigas ang ulo. Akala ko napapasunod nyo silang lahat. Hindi naman lahat. Maliban lang sa mga nasa panig ng liwanag, madali kaming nagkakaintindihan ng mga yun. Señor Patricio, yung gabunan na yun, babalik po ba yun? Paniguradong babalik siya. Kilala ko ang gabunan na yun at siguradong magdadala siya ng isang katerbang kasamahan. Kaya maghanda ka. Dito mo magagamit ang mutya na nakabaon sa iyong katawan. Sige po. Maraming salamat po sa paalala. Lumipas ang isang buong magdamag. Dumating na po, Commander, tanghaling tapat yung mga gabunan. Señor Patricio, naririto na akong muli upang ipagpatuloy ang laban. Dayo, pati ikaw madadamay na sa pagkakataon na ito. Alam ko, at alam ko na rin ang kahinaan nyo. Ganun ba? Yan ang gusto ko.
yung dayo na walang kaalam-alam ay madadamay at magiging hapunan kumamaya. Gabunan, maghulos dili ka sa pananalita mo. Huwag mong kakalimutan nandirito ka sa aking teritoryo. Wala akong pakialam, Señor Patricio, kahit sabihin pa na ang mga magulang mong engkanto ay naririto. Ganun ba? Wala ka na talagang galang sa mas nakakataas sa iyo. Commander J.H., nung sinabi ng naroroon ang mga engkantong magulang ni Señor Patricio, nakita ko po sila, Commander, na nakatayo sa ilalim ng puno. Magandang araw, Ina. Ama, patawad po kung ako ay tumanggap ng bisita. Wala po akong magagawa, kailangan ko siyang iligtas. Uwi ka ni Señor Patricio sa isang lalaki at babaeng engkanto na nakatayo sa ilalim ng puno. Lumapit ito, Commander. Ewan ko ba, sa tuwing titignan ko sila ay para ba akong nasisilaw? Ang wika ng babaeng engkanto. Patricio, ayos lang yun. Dapat mo lang ipagtanggol ang sinumang inaapi ng mga gabunan. Gabunan, wala ka ng galang. Wala akong pakialam sa iyo, engkanto. Bumalik ka na sa mundo mo. At sa oras na ito, ipapakita ko sa iyo kung paano ko lamunin ng buo ang anak mong si Patricio. Hindi mangyayari yon, gabunan. Hinding-hindi. Kahit sabihin pa na marami kang kasama, kulang pa rin ang inyong bilang. Bakit, Patricio? Akala mo ba ganito lang kami? Isinama ko na rin ang aming Panginoon. Nung sabihin niya yun, Commander, ay bigla akong nangilabot. Panginoon na ang binabanggit ng gabunan na ito. Naalala ko yung usapan namin noon ni Bruno na ang kanilang Panginoon ay nasa ilalim ng lupa. Maniwala ka o hindi, Commander, yung gubat na aming kinatatayuan ay bigla na lamang pong nagliyab. Sabay rito yung paglabas ng napakalaking halimaw na nagliliyab din ang katawan. La, nasusunog na ang gubat. Señor Patricio, ano pong gagawin natin? Huwag kang mag-alala, iho. Hindi tayo masusunog. Ang sunog na ito ay kagagawan ng demonyo. Nandito tayo sa aming lugar. Tayo ay makakalabas dito. Ano mang oras natin gustuhin. Hindi ba, ina? Ama? Tama ka, Patricio. Tao, huwag kang mag-alala. Okay lang tayo. Uwi kang muli ng engkanto. Nung lumabas po yung halimaw na nagliliyab ang katawan, kitang-kita ko, Commander, yung kanyang mahabang sungay. Tapos, ang itsura nito ay parang kalabaw. Nag-uwi ka ito sa amin ng... Patricio! Patricio! Hangal na tao! Anong akala mo? Makakaligtas pa kayo sa apoy na likha ko? Uwi ka ng demonyo. Habang siya ay nagsasalita, Commander, pakiramdam ko noon naninikip ang aking dibdib. Hindi ako makagalaw at ang pinakamatindi, sa tuwing magbibigkas siya ng salita, ako po ay umaangat ng isang dangkal sa lupa. Tigilan mo na ito! Gabunan, sabihin mo sa iyong sinasamba na umalis na siya rito. Walang kinalaman ang taong ito. Huwag niyo siyang idamay. Patricio, huli na ang lahat. Hinamon mo ko. Kung ganun, heto na at ibibigay ko sa iyo ang laban na gusto mo. Pero hindi sa ganitong paraan. Masyado na kaming nalulugi sa inyo. Bakit kailangan mong isama rito ang demonyo? Para sigurado ang aming tagumpay. At nang sa ganun, ang lugar na ito ay layasan mo na at kami na ang titira dito upang magparami. Iyan ang gusto ng aming ama. Ama, ina, anong gagawin natin? Patricio,
umalis muna tayo. Nung sabihin yon ng nanay niyang Engkanto, maniwala ka o hindi, Commander, sa isang iglap lang, nagbago po iyong paligid. Bigla pong nawala ako sa aking kinatatayuan. Nakita ko na lang po yung sarili ko nasa damuhan. Kitang-kita ko yung napakagandang paligid. May mga magagandang bahay, tapos maraming mga tao roon. Nung unang tingin ko sa kanila, para ba silang mga tunay na tao dahil ang puputi nila, Commander, kaya lang ang tatangkad. Señor Patricio, si Dean, anong lugar ba ito? Huwag kang mag-alala. Nandito tayo sa bahay ng ina ni Lolo. Ha? Bahay? Mukha ba itong bahay eh? Ang gaganda ng mga nakatira dito. At saka, anong tawag dito? Huwag kang mag-alala, Noel. Nandito ka sa ligtas na lugar. Hindi tayo masusundan dito ng demonyo. Paano po akong babalik? O paano po ako babalik sa pamilya ko? Huwag kang mag-alala. Pangsamantala lamang ito. Kagaya ng sinabi ko, yung mutya mo ay mapapakinabangan mo. Hindi ba? Ano pong gagawin po natin? Commander J.H., ang nangyari po, ako po ay kanilang sinanay sa labanan. Sa aking pagkakatanda, isang oras lang po ako humahawak ng espada. Sinasabi po sa akin noon ni Señor Patricio na kailangan kong lumaban dahil sa akin daw po nagsimula ang labanan. Hindi ko raw po dapat ito iwanan dahil ako ay tinutulungan lang ni Señor Patricio. Yung mga tao doon, tila ba wala silang pakialam sa amin, Commander. Kahit ano po ang gawin namin, nakikita nila kami pero hindi sila nagsasalita. Dinadaanan lang nila kami ng parang wala. Halika na, bumalik na tayo. Baka sakaling wala na roon ang demonyo. Yung gabunan lang at yung ibang mga aswang ang problema natin. Pero yung demonyo, hindi tayo uubra roon. Señor Patricio, wala ho ba tayong magagawang remedyo para labanan yun? Meron. Bakit hindi po natin gawin? Ang tanging magagawa natin ay tumawag sa itaas. Siya lang ang tanging makakatulong sa atin, iho. Yun naman po pala eh. Teka, hindi po ba yung mga magulang nyo eh kayang lumaban sa ganun? Hindi. Hindi nila kaya. Hindi sila lalaban sa ganyan pag alam nilang dehado na. Huwag kang mag-alala, Noel. Tatapusin natin ang laban na ito. At pag natapos na ito, magugulat ka na lang naroroon ka na sa harapan ng bahay mo. Oh, ganun kadali? Oo, totoo yan, Noel. Pasensya ka na kung yung mga kagaya mong inosenteng tao ay narating ang mga ganito. Mahirap paniwalaan, pero magigising ka na lang sa katotohanan na humaharap ka sa malaking problema. Pagkatapos nito, Noel, ang gusto kong mangyari, araw-araw kang magsimba. Araw-araw kang magdarasal sa Panginoon upang makalimutan mo ang pangyayaring ito. Baka naman kasi bangungutin ka araw-araw sa tuwing maaalala mo ito. Opo, Señor Patricio. Habang kami po ay nag-uusap, lumapit po sa amin ang nanay ni Señor Patricio na Engkanto. Patricio, magandang balita. Ano po yun, ina? Tinawag ko sa hangin ang isang malakas na tao. Tutulungan niya tayo sa laban. Sino po yun? Makikilala mo siya pagbalik niyo mamaya sa lupa. Sige po, ina. Nakita ko na lang muli ang aking sarili, Commander, na naroon na kami sa harapan ng bahay ni Señor Patricio kasama si Sidin. Nasaan na kaya yung sinasabi ni ina na tutulong sa atin? Malaking problema ito. Parang wala naman din po yata yung mga gabunan. Tara, pumasok muna tayo sa loob. Pagpasok namin sa loob, Commander, ay nagulat kami. Tumambad sa amin yung matandang lalaki na nakapadikwatro. Ang sabi nito sa amin, Commander, "Bakit ngayon lang kayo? Kanina pa ako dito."
Ginoo, magandang araw sa iyo. Magandang araw, Patricio. Tinawag ako sa hangin ng iyong ina upang tulungan kayo sa laban. Ako si... Kilala na kita, Patricio. Huwag kang mag-alala. Ang iyong ina ay aking kaibigan noon pa man. Tutulungan ko kayo sa laban. Ang tanging lalabanan ko lang ay ang demonyo. Kayang-kaya ko siyang ikulong at ibabalik ko siya kung saan man siya nang galing. Po, ganun kadali? Oo, huwag kang mag-alala. Ako nga ho pala si... Ikaw si Noel, hindi ba? Inosenteng tao na napadpad sa ganitong klase ng sitwasyon. Pagkatapos ng lahat ng ito, Noel, magbalik loob ka sa Panginoon. Naiintindihan mo ko, Noel? Opo. Nariyan na sila sa labas, Patricio. Salubungin niyo sila. Pag nariyan ang demonyo, saka ako lalabas. Commander J.H., bibigyan ko lang po ng konting description yung nakita kong itsura ng matandang yun. Matanda po siya pero malaki ang katawan. Matikas po ito. Tapos, yung kanyang liig ay tagtad ng napakaraming medalyon. Kung hindi po ako nagkakamali, halos nasa 15 peraso ata yun. May mahaba, merong maliit. Hindi ko na po naitanong sa kanya kung para saan ba yun. Basta isa lang po ang malinaw sa akin. Ang lahat ng mga yun ay kayang tumalo ng demonyo. Lumabas na kayo. Sige na, Patricio. Opo, Ginoo. Lalabas na po kami. Gabunan! Nariyan ka na pala. Oo, naririto na ako. Napakatagal ng pagbabalik nyo, Patricio, naiinip na ako. Siguraduhin mong napagsanay mo ng maayos ang dayo upang lumaban sa mga gabunan. Uy, talagang nang-iinsulto ka, no? Oo, lalaban na ako ngayon. Matapang akong nagsasalita, Commander, dahil hawak ko po noon yung ibinigay sa akin na espada ng nanay at tatay ni Señor Patricio na galing sa kanilang mundo. Opo, Commander, pinamana po nila ito sa akin at hanggang ngayon po hawak ko po ito. Heto ang ipangpapatay ko sa iyo, gabunan. Noel, hindi siya ang kalaban mo. Akin yan. Sige po. Unti-unti silang lumalapit habang nagbabago ang kanilang itsura. Iisa lang po ang itsura nila, talagang demonyong demonyo, Commander. Sa mga oras na ito, naramdaman ko po yung nakabaon na mutya sa aking katawan ay biglang nag-iinit. Opo, nag-iinit po ito, Commander, na tila ba merong gustong sabihin. Noel, hayan na. Gumagana na ang mutya na ibinigay sa iyo ng pulubing basurero. Ngayon mo ito magagamit. Walang kaabog-abog, Commander, bigla na lamang po ako sinugod ng mga aswang. Wala naman po ako nung nagawa dahil ang aking kanang kamay na merong hawak na espada ay nahawakan po nila. Pinagkakagat po nila ako saan mang parte ng aking katawan. Wala po akong nagawa noon pero ang pinagtataka ko, wala pong dumadaloy na dugo mula sa aking mga kagat. Hindi ko po nararamdaman kung ano ba yung nangyayari. Basta ang alam ko, kinakagat po nila ako pero talagang wala itong talab. Hanggang sa nabwisit na po sa akin yung isa, bigla po ako nitong nilipad sa itaas. Hala, napakataas naman ito, bitawan mo ko! Uwi ka ako sa gabunan na naglipad sa akin. Hindi kita ibababa! Dito ka lang sa akin! Uwi ka ng gabunan habang nagsasalita at lumilipad. Ewan ko ba, Commander, bigla siyang bumaba ng kaunti tapos binitawan ako. Nahulog po ako sa mga kahoy na putol-putol. Teka, ba't parang hindi man lang ako nasaktan? Nasaan na bang gawin yung labanan?
Madali akong nagtatakbo, Commander, kung saan naririnig ko po yung mga ingay. Alam kong naroroon ang mga naglalaban. Inabutan ko po sila. Si Señor Patricio ay iba na po ang itsura. Teka, si Señor Patricio kaya yun? Pero hindi. Si Din, nasan ang lolo mo? Si lolo yun, oh. Ha? Ang nakikita ko po kasi, Commander, si Señor Patricio, ang itsura niyo po ay parang kahoy na matigas. Yung kanyang mga baraso ay itsurang kahoy, tapos yung kanyang mga paa ay itsurang kahoy. Yung kanyang mukha po ay hindi ko na makilala, tapos yung ibang mga gabunan doon ay nilalabanan ng mga kapre. Yung iba pong mga aswang, naging mga naglalakihang mga hayop at nilalabanan din po ito ng mga kaibigan ni Señor Patricio na naroroon sa labanan. Si Sidin po, tanging nasa pintuan lang ito. Hindi siya lumalabas dahil ang kabilin-bilinan noon ni Señor Patricio na anuman ang mangyayari, huwag kang lalabas, pantayan mo lang ang bahay natin, dahil sa oras na may makapasok rito, tiyak na doon na sila magtatapos. Akala ko po, wala na yung matandang puno ng anting-anting sa katawan. Nang lumabas po ito, natigil ang labanan. Nakatingin dito ang mga gabunan, tapos unti-unting umaatras. Ang sabi pa noon ng punong gabunan, "Sino ka? Anong ginagawa mo rito? Huwag mo sabihing makikiilam ka sa labanan na ito." Uwi ka ng gabunan. "Makikiilam lamang ako kung nariyan na ang inyong sinasamba. Habang wala pa siya, dito lang ako nakatayo at pinapanood kung paano kayo maubos. Hindi siya darating dito, kaya umalis ka na." Unti-unting lumapit yung matandang puno ng anting sa katawan na siya namang ikinatakot ng mga gabunan. Ayon sa kanila, napakalakas daw ng gabay ng matandang yun. Gabay pa lang daw nito ang tatapat sa kanila at hihipan lang daw sila nito. Tiyak na silang lahat ay mauubos. Nang dahil dun, Commander, umatras po yung mga gabunan. Bigla na lamang po silang nawala na parang bula. Señor Patricio, kayo po ba yan? Bakit? Parang puno po yung itsura nyo. Unti-unti siyang bumalik sa tunay na itsura niya, Commander, hanggang sa naitanong ko na lang, bakit yung mga gabunan ay kayang lumipad kahit katanghalian na tapat? "Alam mo, Noel, ako ito. Sasagutin ko ang tanong mo. Ang mga gabunan ay walang pinipiling oras. Kahit anong oras pwede silang lumipad. At ang pinakamatindi dyan, habang sila ay nagpapalutang-lutang sa ere, hindi sila basta nakikita ng mga inosenteng mata ng tao. Ginoo, maitanong ko lang po, ano po ba ang inyong pangalan? At bakit ganun na lang po ang takot sa inyo ng mga gabunan?" "Wag mo nang itanong. Aalis na ako. Ang pakay ko rito ay ang demonyo." Nung sabihin niya yun, Commander, naglingid lang po siya sa matabang puno, tapos hindi na po siya bumalik. Pinuntahan namin siya doon ni Señor Patricio, pero wala na po siya roon. "Anong nangyari? Kakaiba yata yung tao na yun. Aba, hindi sinabi sa akin ni ama at ni ina na meron pala silang kaibigan na ganun. Dapat natin malaman, Noel, kung sino ang tao na yun. Napakalakas niya. Humahakbang lang siya papunta sa mga gabunan. Takot naman ang mga yun." "Oo nga po eh. Anong klaseng tao yun? Beh, para sang Diyos, kinatatakutan siya ng mga gabunan." "Kaya nga eh. Sedin, apo!" "Lolo? Ayos ka lang ba, apo?" "Ayos lang po ako." "O sige, pumasok na muna tayo sa loob at napagod ako ng sobra." Pagpasok po namin sa loob ng bahay, naitanong ko kay Señor Patricio kung bakit ganun na lang po ang naging itsura niya kanina. "Ganito yon, Noel. Hindi ba? Ako ay albularyo ng gubat." "Opo,
Paano po nangyari yun? Kasi Noel, lahat ng mga nakatira dito maliban lang sa mga masasama ay pwedeng pumasok sa aking katawan. Kung hindi mo lang naitatanong, yung mga puno riyan ay may mga buhay yan. Binabantayan nila ang kanilang sarili at pag merong pagkakataon at kailangan na, kaya nilang pumasok sa aking katawan. Nang dahil dyan nagbabagong anyo ako. At kung hindi mo rin naitatanong, ultimong yung kapring malaki na nakita mo nung una. Ano pong meron po dun? Pwede rin silang pumasok sa aking katawan. Lahat ng napapasunod ko rito ay pwedeng pumasok sa aking katawan upang gamitin sa laban. Alam nyo po, hangang-hanga na po ako sa nakita ko sa inyo eh. Pero mas hanga po ako dun sa ano na nga hong pangalan nun? Aba, ewan ko. Hindi ko nga naitanong eh. Ah, naitanong ko yata pero hindi naman tayo sinagot. Sino kaya yung taong yun? Huwag kang mag-alala, Noel. Malalaman ko rin yun, sasabihin sa akin yan ni Ina at ni Ama. Si Din. Napansin ko, nung una tayong nagkita, parang may kakayanan ka rin, di ba? Ang apo ko na si Sedin ay meron na rin kakayanan. Kagaya ng sinabi ko nung una, si Sedin ay aking pamamanahan pero hindi ko pa siya pinamamanahan. Binibigyan na siya ng kakayanan ng ibang mga engkantong naninirahan dito. At hindi lang mga engkanto, marami pang iba, Noel. Commander J.H., heto po ang ikalawang yugto ng aking kwento. Kakaiba po ito kumpara sa ibang mga nababasa mo dahil sila po nakakaranas man ng ganito pero sila ay mga tanyag na albularyo. Ako po ay hindi naging albularyo pero hanggang ngayon po nasa akin ang espada na galing sa mundo ng mga engkanto. Ang katunayan po niyan, Commander, sa tuwing hahawakan ko po ito natatakot po sa akin yung mga nakatira rito. Opo, nakakakita po ako ng kung ano-anong nakatira dito. Ewan ko ba, Commander J.H., sa tuwing hahawakan ko ito, yung nakikita kong nakatira dito ay unti-unting umaatras. Pasensya ko na po kung medyo humaba ng konti yung dulo, hanggang dito na lang po ang ikalawang kwento ko. Yung susunod po na kwento, yun po ang kahuli-hulihan. Dito nyo po malalaman kung sino ba ang nanalo. Kung yung albularyo ba ng gubat na si Senyor Patricio o yung mga gabunan. Hanggang dito na lang po, Commander J.H., at maraming salamat po sa pagbabahagi ng aking kwento na mahirap paniwalaan. Pero yun po ang totoo. Okay, narinig nyo naman. Last part na po yung isa. Oo nga no, napansin ko lang. Meron tayong mga ganitong istorya na galing sa ating mga sender na albularyo na talagang malakas, na talagang dinanas nila yung mga ganong laban. Pero ito po kakaiba eh, no? Isipin nyo, hindi siya albularyo, nag-hiking lang siya, mahilig siyang tumuklas ng mga bagay na hindi basta-basta nakikita ng kung sino mang tao. Tapos nakadanas po siya ng ganito, parang may something eh, parang feeling ko merong mangyayari sa huling yugto. Ano kaya yon? O siya, abangan po natin yan. Sa mga nag-aabang po ng kwento ni Doc Alan, nandito na po yung kwento, ina-narrate ko na lang. Tapos isusunod po natin i-upload yun. Tapos yung nag-aabang naman po ng part 7 yata ng Pamanang Damit ni Lolo, nandito na rin po. Last na po yun, medyo may kahabaan, parang sa tansya ko nasa 40 minutes, parang ganun po. Yun po, ang abangan nyo po pagkatapos ng kwento na ito at maraming salamat po sa mga walang sawang sumusubaybay sa aking channel. O siya, shout out po tayo. Kauna-unahan, binabati ko po si Ate Norlin Pekache. Binabati ko po si, sino ba ito? Si Mark Lace, RM Pugoy, Alan EA, Maya Lori, Lady Guzman, Julius Tade, Fernando Taong, at si sino ba itong basher ko? Huwag na to. Basher siya eh, lampasan po natin. Sabi, pangit daw yung last ng kwento. Eh, magagawa ko eh, yung sinend sa akin ng tao eh. Kitotoo man o hindi, basta ako po, binabasa ko lang yung mga istorya. O siya, hanggang doon na lang po muna at pag nag-live po ako, babatiin ko po kayong lahat. Maraming salamat.